Magkano kaya ang kinita ni Errol Spence at Bud Crawford? Ito ang biggest fight ngayon at nakataya ang apat na belt. Ayon sa iba't ibang article na aking nabasa mga tol, parehas daw si Crawford at Spence na may siguradong bayad na $10 million. Siguradong bayad pa lang yan at hindi pa kasama ang hatian sa pay-per-view. Sa ngayon hindi pa nilabas ang pay-per-view sales, pero target nila ang 1 million pay-per-view buys. Kapag umabot po yan sa 1 million pay-per-view, siguradong aabot sa mayigit $30 million ang posibleng kikitain ni Spence at Crawford. Kaya mas malaki pa ang kikitain kung mas malaki ang pay-per-view. Matatandaan po natin na umabot din sa mayigit 30 milyon ang bayad kay Ryan Garcia kontra Tank Davis. Samahan pa yan ng sponsors. Kaya binabalak pa ang rematch ni Bud Crawford at Spence bago matapos ang taon, kaya panibagong cash out. Pero ayon kay Bud Crawford mga tol, kung hindi maikasa ang rematch, balak labanan si Jermel Charlo sa 154. Nahirapan na rin daw si Bud Crawford sa weight cutting para maabot lang ang 147 pounds. I was already talking about moving up in weight and challenging Charlo. So, masaya ang kampo ni Crawford ngayon mga tol, dahil sa wakas nakuha nila ang respeto ng maraming fans. So palpal ngayon ang mga nagsasabing mahina lang si Crawford. Tatlong boxer ang gusto kong makita na pwedeng tumapat kay Crawford mga tol. Itong si Jaron Ennis, Tim Zhu at si Jermel Charlo. Kulang pa sa experience si Jaron Ennis, pero nandun na yung skills. Pwede rin maglaban muna si Jermel Charlo at Tim Zhu. Kung sino ang panalo dyan, ito ang labanan ni Crawford. Pero abangan muna natin kung may ibubuga si Jermel kontra Canelo ngayong September sa Las Vegas, Nevada. Sa ibang banda naman, Devin Haney sinabing hindi pala ibabakante ang belt sa 135. Gusto daw niya pagharian ang dalawang division. Aakyat muna sa 140 pounds para sakupin si Regis Prograis, pero babalik din sa 135 para labanan si Stevenson. Ito ang kanyang post mga tol, sumagot sa hamon ni Stevenson. Wika ni Stevenson, papayag daw siya na labanan si Haney kahit 25% lang ang porsyento, pero kailangan itataya daw lahat ni Haney ang kanyang buong bayad. Nakahanda si Stevenson na itaya ang kanilang buong bayad dahil tiwalang tatalunin lang si Haney. Mukhang maganda naman yung hamon ni Stevenson. Pustahan na lang at baliwalain na yung porsyento sa hatian para mas malaki ang panalo. Sagot naman ni Haney dyan mga tol, meron daw siyang nakaline up na laban sa 140. Pero babalik daw si Haney sa 135, kaya wag nang umiyak si Stevenson. Si Haney pa rin ang masusunod dyan mga tol, dahil hawak niya ang apat na belt sa 135. Apat silang undisputed sa kasalukuyan, itong si Devin Haney, Terence Crawford, Jermel Charlo at si Canelo. Si Crawford pa lang ang kauna-unang male boxer na 2 division undisputed. Sumunod na dyan si Naoya Inoue kung manalo kontra Tapales. Kaya itong dalawa ang solid sa pound for pound. Buti na lang may Naoya Inoue na isang Asyano. Kung wala si Inoue, siguradong pag-aharian ng mga Amerikan ang pound for pound. Kasama na rin si Usyk at Canelo. So hanggang dito na lang muna tayo mga tol, maraming salamat po.